Ngayon, unang-una, ang pag-a-analyze dito ay ganito. Hanapin mo muna yung tatlo, di ba? Mass, damper, tsaka spring. No? Saan yun? O mass, ilan yung mass mo? Mass 1, mass 2. So may dalawa kang mass. Damper, may damper ba? So may mass tayo. Damper, meron ba? Ayun, no? Damper. Di ba? Yung, eto kasi yung symbol ng, ano, ng cylinder. Kung nag-aaral kayo ng fluid mechanics or pneumatics hydraulics, pag may nakita kayong ganyan, cylinder yan eh, na may liquid, no, may langis, no, dashpot. Nasa naman yung spring? Ito, no? So, kompleto. Because there are cases wherein the whole system is lacking. Alam ba, walang dashpot, hindi na kailangan yung dashpot, o di walang dashpot. Eh, eto kasi class, kompleto, no, kompleto. So, naintindihan natin, we were able to understand that all the three components are available. Now, mass, ulitin ko, ito yung mass, damper, ayun, tsaka dalawang spring. Bakit dalawa o dalawang material, dalawang karakteristik? Kasi K1 at K2. Kung isa lang yan, K lang yan, no? Kasi constant, pareho lang. Eh kaso, ibig sabihin, iba to, no? Iba yung pagkakayari, iba yung material nitong K1, iba yung K2. Okay? Ngayon, I'm gonna clear this up. No? Pinapaliwanag ko lang, nasaan ba yung ating ito. I'm gonna clear this all up. Yan. So ngayon, paano tayo mag-uumpisa? Halimbawa, walang binigay na solution. It so happens na nilagay ko yung solution. No? Ngayon, kung walang solution, yun, no, dapat mag-iisip ka pa paano ba umpisahan to, saan ako pupunta, no? Ngayon, pag walang solusyon na binibigay, syempre, exam, halimbawa, exam, tsaka exercises, wala namang solusyon dyan, no? Eh, binibigay ko lang dahil mahirap na nga, eh. Ayoko na kayong pahirapan. Susundan na lang, no? Kung nag-aral kayong mabuti, masusundan nyo. Pero kung hindi ko binigay yung solusyon, mahirap, no? We should admit. Ngayon, ganito ang technique, no? I'm gonna teach you yung technique sa mechanical. Di ba sabi ko medyo mahirap yung mechanical? Sa mga free body diagram, even sa civil engineering and mechanical, there is this technique or method na you have to cut, no? Cut. Ano ba yung cut? Puputulin, no? A certain system so that you can segmentize, no? And normally, ang kinakat natin ay yung portion na may mass, no? Kasi mass is the yun ang essence nito, yung mas yung bigat eh, yung bigat. So, pwede kong i-cut siya dito, class, oh. Yung sa katulad ng ginawa ni Micah. I have to cut concerning yung mass. Di ba? Mass 1. O, i-cut ko dito. Ay, yan. Ito yung aking cutting diagram, no? Cutting plane or cutting section. Bakit ko kinat dyan? Kasi I have to make equation wherein the mass 1 is involved. Ito, no, itong mass 1. Dapat involved yan. At hindi mo maiiwasan na kasama yung K2. Diba? Kasi nakadikit yan sa mass 1 eh. So, hindi mo maalis yung K2, yung spring. No? Ngayon, ano ang makukuha mo na equation dito sa mass 1? No? Tapos later on, mass 2 na tayo, 'di ba? Mass 2. Ito, involving mass 2. Siyempre natapos mo na 'yan. Eh di ito naman mamaya, no? 'Yan. Okay? So ngayon, ang uunahin mo ay mass 1. Ano yung involved diyan? Kasi hindi mo pwedeng i-analyze 'yan as a whole, no? Masyadong complicated. Hindi tayo matatapos. So, kailangan nating i-segmentize using mass 1. Okay? Maliwanag ba? Ganun ang mag-analyze, no? Kung tatlo pa yan, mass 1, mass 2, mass 3. O ngayon, mass 1 lang, no? Ngayon, kinuha ko lang din yung solution, parang ganun din kay Micah. When we consider mass 1, aalamin mo kung ano yung mga force. Di ba? Burahin ko muna yung mga sinolve ko. Hala, ayaw na pala mabura ito. Ah,
Nasaan na yun? Mas 1. Ayan, no? So, burahin mo natin ito. Nabubura naman yan eh. Ayan. So, ganito. When we consider mass 1, I have to cut and I have to place the cutting plane here, no? Cutting plane, line, no? This is the cutting plane section, no? Ngayon, ang unang iisipin mo sa ganitong mga pagkakataon, ano ba yung mga puwersa na involved sa ganitong system, no? We were able to isolate, we cut the mass 2, no? Ano ba ang mga puwersa dyan, class? Di ba sinabi natin, ang force, makakakuha ka ng, yung force dito talaga ay, no, yung force, eto, yung input. Yung input pala ay summation ng force saan? Sa mass, force dun sa dashpot, at force saan? Sa spring. Eto, di ba? Ibig sabihin yung input, yung force na in-apply mo dito ay yun yung ano summation ng mga force na tinanggap ng mass ng dashpot tsaka ng spring. Maliwanag ba ito? Spring. Yan. Okay? So ang aanuhin mo, ang kukunin mo ay mga puwersa, no? So pag force ang kinuha mo, nasa time domain ka, nasa time domain ka pa, kaya may subscript na, or subscript, no? Na T. Di ba, yun yun? Ito, to. Para hindi kayo nalilito. Yan. So, ibig sabihin, pag naglagay ako ng amount of certain force dito, apektado yung spring, apektado yung dashpot, apektado yung mass 1. Kasi mass 1 pa lang ang kinat ko, di ba? Ayaw kong ipagpatuloy sa mass 2 kasi magiging complicated na, no? Masyado ng complicated, baka hindi tayo matapos mag-iterate, no? Mag-uulit-ulit, 'di ba? Kaya kinat natin. Ngayon, ano ang puwersa na nangyayari sa sa mass? Ito, to. Meron bang nangyayaring puwersa diyan? Eh babalik ka doon sa Newton's second law. 'Di ba sabi ni Newton, ni comparing Isaac Newton, ang force daw kung merong mass, no? Ay dapat i-multiply mo sa acceleration, which is the same direction as the force, no? Ngayon, wala naman ako nakikitang acceleration dito. Meron ba acceleration dyan? Diretsa? Direct acceleration, meron ba? Nakita niyo ba na may A dyan? Meron, wala? Wala, sir. Wala. Wala po. Pero, sa loob ng acceleration, no? Meron kang maire-relate na mga element. Ano yun? Yung displacement. Di ba? Ano ang kinalaman ng displacement sa acceleration? Ito yun. Di ba? Yung mass times d squared over d squared of displacement. Anong ginamit na letra? Y. Huwag ka nang gumamit ng X kasi Y na nga ang ginamit eh, para hindi magulo. No? Ano ibig sabihin natin? Na ang displacement pala, pag kinuha mo yung first derivative, velocity yon. Eh pag kinuha mo pa yung second derivative ng velocity, di ba? Ng displacement, magiging acceleration yon, di ba? Kasi first derivative ng eto, di ba? Displacement, linear yan. Pag kinuha mo yung d over dt of y, velocity yan, di ba? I-multiply mo sa b, B ba ang ginamit? O yan. Pag minultiply mo yung velocity sa B, which is constant ng, anong tawag dito? Ng coefficient of, anong tawag dito? Ng viscous, no? Viscous coefficient, no? Constant kasi yan, o magiging ano siya? Magiging force, di ba? So, force yun in terms of dashpot. Ito, force in terms of mass. Kasi tatlo yan eh, di ba? May dashpot, may mass, may spring. Okay? Maliwanag ba yun? So, dito tayo sa mass. Paano mo i-represent ang force kung meron kang mass? E di eto, ang mass 1, e di lalagay mo 1 kasi may mass 2 eh, para ma-differentiate mo siya. Mass times acceleration. So, ang acceleration ay galing sa distance na dinoble ko ang pagdi-derivative or pagdi-differentiate. So, ibig sabihin, yung y1, no,
yung Y1, dinirive ko. Pagka derive ko, dinirive ko pa uli. O, ang ibig sabihin noon sa mathematical, d squared over dt squared. No? Dalawang beses ko dinirive yung, ano to? Y1. Maliwanag ba, class? Yun yung pwersa na matatagpuan sa mass. Saan yun? Ito. Mass 1. Ayun yun, mass 1. D squared over dt squared of y1. Ito po yun. Yan yun. Okay? Oh, tapos na tayo doon sa mass. Ano pa? Meron daw pwersa na existing sa dashpot. Ano yung dashpot? Yung shock absorber, no? Dashpot or shock absorber or, di ba? Shock absorber. Yan. Yan. Ngayon, ang tanong, paano ba ang mathematical expression sa mga dashpot o sa mga cylinder na mayroong liquid, may mga oil? Ang sabi sa mga lecture natin, ito daw ay FC times velocity. Kasi yung C, yun yung tinatawag na viscous damping coefficient. E sa given problem, wala namang C dyan. Kasi ang ginamit ng author, depende sa author kasi yan eh, at sa nagpe-present, no, ay B. E di susunod ka na lang. No? Huwag nang matigas ang ulo na ipilit yung C. Eh, B na nga. No? So, B times V. Ngayon, may nakita ka bang velocity dyan? Wala kang direktang makikita na velocity, pero alam mo, dahil ikaw ay nag-aaral ng engineering, nag-aaral ka, no? Anong year ka na ba? 5th year ka na o 4th year? Ano ba ang velocity? Alam nating lahat na ang velocity ay displacement or distance over time. Ibig sabihin, pag kinuha mo yung rate, pag kinuha, kasi derivative is sa rate of change, no? Ano ba ang ilan bang velocity, ilan bang distance sa pag sinusukat mo kada oras, kada minuto, kada segundo, no? Pag sinukat mo ang distance per time, magkakaroon ka ng velocity, right? So may distance ba tayo? Meron. Hindi siya d, ano siya? Y, di ba? Kasi y yung ay displacement, di ba? Or distance. Di ba? So y. So, ang mangyari dito, kung dito ko itutuloy class para malinaw, no? Ang mangyari dyan, yung force pala sa dashpot ay B, which is damping constant, times the velocity. Eh, ano naman, how do you express velocity in terms of distance? Eh, di ba distance over time nga? So, D over DT, you get the rate of a certain distance, which is Y1. Di ba? So, B, dB o d over dt of y1. So if I may invite you to take a look at the solution, saan to? O hanapin mo, ayan, no? Kita ba? Nakita? Nakita ba, class? Nakikita? Yes, sir. O ito yung b, yung viscous damping coefficient. Ito yung d over dt, which is the derivative of displacement. Magiging velocity yan kasi kinuha mo yung rate ng displacement. Di ba ganun yun? Yun yung development ng equation. O, tapos na tayo sa dalawa. Di ba? Check. Diba? So, eto, sulat ko, B times D over DT of Y1. Okay? So, pangatlo, ano daw? Ano naman ang pwersa in terms of spring? So, sa pagtingin dito, titingnan mo muna yung nangyayari sa spring na concerned, actually. Ito, by itself, no? Ano yung puwersa pag ito ang pinag-uusapan, yung K1? So, immediately, meron ka ng equation, no? Ito, di ba F sa spring, dito na lang, no? F sa spring is K times Y. O ano yung K? Ito, yung K na concerned is K sub 1. Yan yung isang klase K spring. Ano yung isang spring? Ay, ano yung isang pre? Ano yung isang element? Yung displacement. Y, oh, yung y, oh, di ba ito? So K times y according to Hooke's law is force. Pag merong kang pwersa, merong kang displacement at a certain ratio or constant of proportionality. So pwede mo nang ilagay yan diyan. Eh, ay, wag nang f, diretso na. This is gonna be K1, no?
at y1. Ano yung k? That's the spring constant or stiffness, no? Pero meron pang kailangan kang i-consider, no? Kasi alam nyo, pag tinulak ko to ng isang force, di ba? Ito yung kinukuha ko, ayan, no? Ito yung force, eh. Ito yung in-apply kong force, ito yung components niya na distribute. Na-distribute sa mass, na-distribute sa dashpot, na-distribute sa spring. At nagre-react din sila, no? So, yun yung point natin. Katulad ng in-explain ni Micah. Ngayon, eto, nung tinulak ko to, tingnan to mabuti, no? Nung tinutulak ko to, let me use another, ano, para medyo maiba, no? Nung tinutulak ko to, class, hindi lang to ang naapektuhan, di ba? Ano pa? Merong displacement dito, yan, displacement, at nagkaroon din ng displacement doon sa tinatawag na Y2. No? Bakit? Bakit nasama yung Y2? Eh, tinan mo yung original, no? Kasi sabi natin, doon sa mass 1, eh, makinig ha? Kasi ito yung mahalaga sa akin, eh, rather than memorizing the solution, ito yung mahalaga sa akin, no? So, yung F pala sa spring ay dalawang component. Ito ay K1 times Y1, tsaka, ano, yung isa? Yung kaugnay, yung ano, yung K2. No? Eh no, tinan nyo. Eh no. Bakit naman nasama yung K2? Dapat ganun kayo mag-analyze. Di ba? O, anong sagot? Bakit nasama yung K2 dito? Bakit nasama yung K2? Sana eto na lang. Di ba? Sana K1 times Y1 na lang. Kasi mass 1 lang naman eh. Bakit mo pa kailangan isama yung K2? Kasi nga, anong sagot? Kasi nga nakadugtong yung K2. Eh no? Connected. Connected eh. Eh kung hindi nakadugtong, okay lang yan. Pabayaan na natin. Diba? Ngayon, wala kang magagawa. You cannot do anything because K2, which is another spring, no, another spring siya, nakadugtong sa mass 1. Eh ang ina-analyze mo ay mass 1. Eto. Oh, wala kang magagawa kundi isama yan. So you have to think of an equation wherein maire-relate mo yung K2 para makakuha ka ng force. Hindi naman pwedeng K2 times Y2. Bakit? Eh kasi ang ina-analyze mo, eto eh. Diba? Eto yung section na ina-analyze mo, hindi ka pwedeng dito lang kumuha. So ang gagawin mo, kukuha ka ng displacement doon sa parte ng mass 1. Ano yun? Yung Y1. Kasi diba? Ito yung mga displacement ng nasa 1 eh. Diba? Ito may K1, Y1. Dito may Y1 dito. Yung mass may Y1 yan. Diba? Kasi sa acceleration. Diba? Distance tapos naging velocity. So, ito Y1. So, hindi mo maaring ipaghiwalay ang K2 tsaka Y1. So, diba ang formula ng force ay KY? O, paano ngayon yan? Eh, K2 kayo. K2 ngayon. Kasi nakuha mo na to. Diba? K1, Y1. Tapos ka na rito. Eh, no? Tapos ka na dyan. Wala, huwag mo na intindihin yan. Ang problema mo ngayon, yung K2, paano mo i-express in mathematical term. No? So, yun ang mga halaga sa akin. So, ang gagawin mo dyan, kunin mo yung K2 kasi naka-attach siya sa mass 1. Ngayon, dahil ito yung system, subsystem na ina-analyze mo, di ba? Sabi mo, considering mass 1. So, dun ka, mas malapit ka dun kukuha para yun ang positive, ano mo, positive reference. No? So, ang gagawin mo, K2, Y1, di ba? Minus K2, ano? Y2. Y2, diba? Sir. Oh, kasi Y2 eh, di ba? Kasi gumalaw din yung Y2 eh. Nung yung para makakuha ka ng force dito sa spring, di ba? Spring ang pinag-uusapan. Ang spring kasi dito ay K2 times Y2. Di ba? Tama? Dito. Eh kaso apektado ka dito sa Y1 na to, di ba? So ano yung ano mo na para makakuha ka ng displacement ng force na gumagamit din ng Y1. So yun ang point natin. So ang mangyari diyan, F equals ng spring ay K1 Y1 tapos i-add mo to K ano to?
K2, Y1, minus K2, no, common yung K2, Y2. Pag kinomon mo, ano yung common mo? K2, di ba? So, K2, ang common, Y1 minus Y2. Yun yung another component. So, lagay ko dito, ha? F, ay, hindi na pala F, diretso na. Ano to? K, no? Yung K2 daw, as far as these are concerned, kasi naging, nagkakonekta na eh, nagkakonekta na to eh, no? So, mangyari dyan, K2, eto yun, no? Y1 minus Y2. Kasi eto yung ina-analyze mo, no? Eto yung system na ina-analyze mo. So, dapat unahin mo yung Y1 minus Y2. Dahil common yung K2. O, tingin ka dun sa ano? Sa solution. Ayan, tama ba tayo? Ayan, no? K2, Y1 minus Y2. No? So, ganun mag-analyze class, ha? Hindi yung sasauluhin mo lang dahil nakita mo. Eh, paano kung iba na yung ano? Iba na yung configuration. So, lahat ng yan ay galing sa input na F. Di ba? Ayan, no? F. Di ba? Ito yung F. Ayan, no? Maliit pa lang kasi hindi pa naka-Laplace. Ayan, no? F. So, ito yung F na yan. Ito yun. Ngayon, sabi ni nga ni Micah, after mong malaman yan, kailangan gamitan mo ng Laplace transform, no? LT. Laplace transform. Paano yon? Yung mga d over dt, palitan mo ng s. Yung d squared, dt squared, s squared. Di ba? Kasi you are transforming this equation which is nasa time domain. Bakit time? Kasi may mga t. Di ba? Inverse. Ibig sabihin, nasa ano pa siya, time. Gusto mong i-transform sa s. No? Pag tinransform mo sa s, ang tawag na dyan ay, ano na, frequency, no? Domain. O gagamitan mo siya ng S dito para to signalize na gumamit ka na ng Laplace transform, no? So ayan, tina mo. Ulitin ko lang ha, kahit na mag-time tayo basta maintindihan lang ng mabuti, ha? At i-assignment na lang uli. Total wala naman tayong pasok sa Webes, ibig sabihin asynchronous. You have to do your assignment. Dalawang assignment pa yung natitira, yung iba nagawa, no? Katulad ni Rogelisa, nagawa na yung iba, no? So, walang problema doon. Ang importante sa akin na intindihan. Ngayon, tinan mo to. M1, all you have to do is to affix, no? I-copy mo lang yung M1. Ngayon, tinan mo to. D squared over dt squared. Ano sabi natin? Pag d squared over dt squared, anong katumbas niya? Ano daw yon? S? S squared. No? So, yun ang mga mahalagang bagay dyan, no? So, S squared, no? So, kuha ko ng block, no? So, ibig sabihin, yung d squared over dt squared, gawin mong s squared, ayun, no? Tapos, y1 na maliit, no? Yung y1, which is the variable, yung displacement, o lakihan, y1, nilakihan. Ngayon, dahil gumamit ka na ng Laplace, tinransform mo yung time domain, papuntang s domain, ang gagawin mo ay lagyan mo ng s. Lagyan mo na ng parenthesis, no? Hindi niya nalagyan, eh, no? Y1s. Okay na ba? O, punta ka sa pangalawa. Yung B is constant. Anong sabi sa Laplace? Pag ang constant daw ay nasa expression, pag ni Laplace transform mo yan, hindi mo gagalawin. Diba? I-retain mo yung constant. Kasi viscous constant nga ito eh. Viscous coefficient constant. Parang density. Parang specific weight. No, hindi na babago yan. Parang acceleration due to gravity. O, hindi mo magagalaw yan. Ilabas mo. So, B. Ngayon, ano to? D over dt. Ano ang sinasabi natin pag ang equation sa differential ay d over dt? Anong katumbas sa Laplace? S. Ayan o, S. O, edi ilagay mo S. Ayan o, d over dt naging S. Nakikita ba, class? Nakikita? Yes, po. Ngayon, ang natira sa kanya na variable, yung dinidifferentiate niya ay y1. Ito, y1. So, yung y1, ay dilakihan mo na lang kasi whenever you are transforming from time domain to frequency domain, you have to adjust the case, no? Uppercase, tsaka lowercase. Yan. Ngayon, lagyan mo ng s. Ito, nilagyan niya ng s. Okay? So, tapos na tayo dito. Diba? Tapos na tayo dyan. O, ito naman, k1, y1. O, wala namang mga d over tt dyan. Wala kang problema dyan. Kasi, spring constant is constant. Then this one is displacement, no?
So wala kang gagalawin diyan. All you have to do is to make it big, no? Nilakihan niya yung case, tsaka nilagyan niya ng S. Nilagyan mo ng S yan. Ayan, nilagyan niya ng S. Yan. And he mixed it big. He made it big, right? Tung displacement. Oh, wala na tayong problema. Tatlo na. Ngayon, punta tayo dun sa another spring. All you have to do is to make it like uppercase. Ito ay constant. Wala kang gagalawin dyan. Constant. Then yung Y1 tsaka Y2, lakihan mo lang. No? Gawin mong malaking Y1. Gawin mong malaking Y2. Okay, no? Yun ang ginawa dito. Diba? K2, Y1, ayun, dinistribute niya, nilagyan niya ng S. And K2, no, minus K2, Y2, nilagyan niya ng S. Okay? Ngayon, eto, FT. Anong gagawin mo sa FT? And kinoconvert mo nga ng Laplace. Yung F, magiging malaki, force. Yung T, time domain, magiging? Maliit na S. Maliit na S domain. Okay? Kasi Laplace operator yan. Ngayon, ang gagawin mo dito, maghanap ka ng common, no, para masimplify mo. Ano bang common? At bakit mo yun ang kinuha mo? Kasi, ang kinukuha nga natin ay mga output or transfer function. Sabi ko sa iyo, dalawang transfer function na pwedeng makuha dyan. Force over, ano ba to? Distance, no? Displacement over force, Y1. And Y2 over force, no? Eh kaso ang pinapakuha sa inyo ng problem, yung pangalawa, ibig sabihin, magkukompute pa tayo nung sa mass 2. Kasi kung Y1 lang, baka pwede na natin kunin yan, no? Kasi mayroong Y1 tsaka F. O makukuha mo na dyan yung transfer function. Eh kaso ang pinapahanap, hindi naman 1Y1 over F. Titinan mo lagi yung pinapahanap, no? Hindi ka solve ng solve. Ang sabi rito ay Y2 over F. So mangangailangan ka ng mga equation may cognizance sa Y2. So, punta ka sa Y1, ang gawin mo sa Y1, ilabas mo. Bakit mo ilalabas? Because Y1 is common, right? Anong sinabi kong common? Ayan, oh, lagi mo siyang makikita sa mga expression. Bawat expression na sineseparate ng mga plus or minus, no? Y1. Oh, Y2. Uyaan mo na yung Y2 kasi Y2 yan, no? Pero sa lahat ng mga Y1, pwede mo pala siyang ilabas at kunin yung common factor. Ito nga, Y1. Para makuha mo to, edi multiply mo ng S squared times M1, di ba? Kasi ito yung M1, S squared, at ito yung Y1. Eh. So, multiply mo dito. Pangalawa, Y1 to, o edi multiply mo ng BS sa yung Y1. O, multiply mo ng K1. Saan pa ba may Y1? Ito, sa K2. Di ba may Y1? Ayan, o. Oh. Saan ba yun? K2. Ayan. Di ba? K2, Y1. Ayan, o. Oh, Y1. O, di lagay mo dito. Y1S, tas K2. Ayan. So, ito. Tas ilabas mo tong mga walang factor na common. Y2S, K2. No? Equals F. O, yun ang igawin mo equation 1. Di ba? Okay ba? So, ngayon, pag na-analyze mo na ang mass 1, i-analyze mo rin yung mass 2. O, balik ka rito. Ano pa ba natin to? Mabubura pa? So, eto, ang gagawin mo, kunin mo yung mass 2. Hindi mo pwede namang, no, kahit dito mo siya ikat, wala kang magagawa kasi connected na yan eh, yung spring. So, ibig sabihin, natapos mo to kanina, eto naman, ngayon, di ba? Eto, kunin mo yan. So, ibig sabihin, it involves mass 2 and K2. Diba? Kasi mass 1, natapos mo na yan kanina eh. Tapos na tayo dyan. So, ngayon, ang another header mo is considering mass 2. Yan, no? Ano nga ba yung mass 2? Eh, diba, dalawa yung component dyan? Kailangan mong i-express yung force ng spring tsaka force ng ano? May cognizance sa mass. Diba? So, ano yung sa spring? Siyempre, yung sa spring ay K2, di ba? Oh, eh kaso, yung K2 kasi connected doon sa taas, di ba? Kasi yung K2 kasi, Y2 yun, di ba? Maliwanag yun. Ito yan, oh, yung K2 tsaka Y2, yun yung force, di ba? Kasi force is KY. Eh. Oh, edi kunin mo lang yung mga, ano niya, yung mga subscript, no? Ah, 2 to, no? Spring 2.
displacement to. Kaso hindi lang sila ang involved. May na-involved sa taas. Ano yun? Due to K2, no, meron kang ano displacement. Ayan, no? Dahil nandito ka, dahil nag-analyze ka sa mass 2, di ba? Mass 2 yan eh. So, doon ka sa 2 muna, no? Y2 minus, eto, yung Y1. Kasi KY eh. Di ba? Eto. Di ba? So, eto. Eto yung common niya. So, K2, ganito yan. K2 minus Y2 minus K2 Y1. So, pag finactor out mo yan, K2 is the common, you have to enclose it in parenthesis, Y2 minus Y1. Bakit Y2? Kasi doon ka nag-a-analyze sa area ng mass 2. Kaya, doon ka muna sa Y2. Kanina, sa Y1 ka, edi sa Y1, no? So, nakuha ba? Ayan, no? Y2 minus Y1 is intended for the spring. And the other is yung acceleration. Paano mo makukuha yung acceleration dito? O, kasi nga, yung force is mass times acceleration. So, mass, anong mass? Mass 2. Lagyan mo ng address o pangalan. Ano yung acceleration dito? Na na-involve yung mass 2. Siyempre, ma-involve yung displacement 2. No? Yung displacement 2 is y2 second order derivative. D squared over dt squared. Eh, no? D squared over dt squared of y2. Para makakuha ka ng acceleration. So, mass times acceleration, which is d squared over dt squared of y2. Ayun yun. Diba? Ayun yun. So, i-add mo yung mass, yung force sa mass, tsaka yung force sa spring. Okay? Diba? So, dito, dahil wala namang katulad ng sinasabi ni, ano, ni Micah kanina, nasa equilibrium naman sila, wala namang force, no? Kasi ang involved naman ng force dito yan, sa mass 1, ayan, no? Yan. Diba? Pero nung kinat mo na dito, wala na. Wala nang na-involved na force dyan. Diba? Sila lang. So, i-zero mo yon, no? So, ibig sabihin, yung mga force na yan ay dito, zero. Kasi nasa ano siya, no? Wala siyang external force na na-involve. So, ang gagawin mo dyan, i-simplify mo, anong mangyari dyan? May common dyan, di ba? Y2. I-erase natin to. Makikita mo dyan yung, ano, yung common. Ito, tinan mo to, Y2. Di ba? May Y2 dyan. Ay, gagawin mo munang, ano pala, gagawin mo munang Laplace, no? So, D squared over DT squared, ano yun? S squared. Eto, wala naman tayong dito, no? Wala ba dito? Wala naman D over DT dito. So, pwede na to, no? So, S squared, eto, K2. So, pwede mong ilabas yung Y2 kasi may natirang Y2 doon, no? Y2, M2, S squared. Dito yan sa mass. K2, Y2. Kasi Y2 nga yun, di ba? Eto yun, oh. Ano pa rin? Common pa rin yung Y2. So, para makuha mo to, i-multiply mo lang sa Y2. Eh ngayon, Y1 na to eh. No? So, ang mga yan, lagyan mo ng S dito. Ito, Y1. Anong natin dyan? Y1. Tapos, ano to? K2. No? Kasi distributive nga yan, di ba? K2 times Y2. K2 times Y1. So, negative K2 Y1. Ayan yon. No? So, meron ka ng 2. Okay? So, pwede mong rearrange yan. Katas katulad ng ginawa ni Micah, all you have to focus your mind is this. So, ano ba yung ultimate goal mo? Ano ba ang gusto mong marating? Ang gusto kong marating ay eto. Yung tanong, yung sagot sa tanong, ayun, Y2 over F. Di ba? O dito, eto yung pag sinimplify mo, eto. Pero in the end, ang gusto mo ay Y2 over F. Paano ka magkakaroon ng Y2S over FS? O, dapat, alam mo yung mga equation mo. No? Ayan, no? So, yung ginawa ni Micah kanina, yung Y1, define niya in terms of Y2. Di ba? Tapos, yung nakuhang Y2 kanina, no, yung Y2 kanina, i-ano mo lang, isa-substitute mo. Di ba? May nakuha tayong dito kanina, no? Y1, blah, 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 blah. So, eto, pwede mo siyang kunin. No? Tapos, yung Y1 dito, sa mass 2, kunin mo yung Y2 dito, di ba? So, Y2, makukuha mo in terms of Y1, oh, ilagay mo dito. Yan. Kasi ang ultimate goal mo is Y2 over F. Dapat ang maglalaman ng ano mo is may Y2, tsaka may F, no? So, kung ito yung Y1 kanina, tas ito yung Y2, ano ba yung Y2 rito? Ayan, no?
no? Pwede mong kunin dito kung ano yung Y2. So, isa-substitute mo lang. So, dapat ang lalabas is Y2 over F, no? Kasi eto meron ka ng Y2 tsaka Y1. So, meron ka ring equation kanina na gustong abang i-fulfill, no? Sa pagkuha mo ng na equation na may kagandahan sa eto do sa mga body diagram, no? So pag inano mo yan, minanipulate mo katulad ng ginawa ni Micah, eto yon. Yan, no? So magkakaroon ka ng ganyan. Basta importante lang masunod mo yung pinapagawa, Y2 over F, no? Y2 over F, pwede mong siyang i-simplify and everything, eto yung makukuha. Okay ba? Maliwanag ba? So anong gusto kong emphasize? Yung sectioning. Kasi yun ang mahalaga, hindi yung pagsaulo dahil nandyan na yung solusyon. Katulad nito, ito ay isang mahirap na problem galing kay, Katsuhiro Ogata, yung isa nating libro, no? So, anong gagawin mo rito? Ilan yung mass? Mass, dalawa, no? Ilan yung spring? Tatlo. K1. Tatlo, sir. K3, K2. Ilan yung dashpot? B1, B2, dalawa, o. Ngayon, pag inanalyze mo yan ng buo, pag inanalyze mo yan ng buo, masisiraan ka ng ulo, mag-ulit-ulit ka, di ba? Mahirap yan siya ng buo. Kailangan hatiin mo muna sa gitna. Wala namang gitna niyan, kundi dito sa K3, di ba? So, yun, ang technique, ayan, o, K3, dito mo hinati, kasi, ano, nag-cutting plane ako, o, ay, asikasuhin mo muna to, tapos asikasuhin mo muna yan, o. Tapos, tingnan mo anong tinatanong. Ang tinatanong ay, obtain the transfer function x1 over u. At yung dalawa, x1 is an input over u. Kasi x1 is, displacement, di ba? Ayan o, nag-move siya pa pa ganun, nag-move siya pa pa ganito. So, displacement over u. Yung u, yun yung force, ayan o. Baka sabihin mo, sir, saan yung force dyan? Saan yung input? Ayan o, u. Kaya, mag-ingat kayo sa variable. Yung u is yung input force na dating F, yun na ngayon. O, kasi yun ang ginamit eh. Output over input. Ano pa isang output over input? Dito naman. X2, ayan o. Ito yung output, gumalaw daw to. Pero ano yung input? Siyempre, ang input dyan ay yung ano, yung U, di ba? Kasi galing dito yung U eh. O. So, X2 over U, tsaka X1 over U. So, dalawang pinapahanap, no? X1 over U, tsaka X2 over U. Output, input. Output, input. No? Hatiin sa gitna, i-analyze mo na to, i-simplify. Pag okay na, i-simplify to. Hanapin kung ano yung ma-eliminate para makuha yung transfer function, whether X1 over U or X2 over U. Okay? So, wala na tayong time para i-discuss to. Ito na lang ay assignment sa Webes o makinig ha. I think man nagawa na to ng mga iba katulad ni Rauhelisa or kung sino man. Ito ay assignment tsaka ito. Dinagdag ko na. Ito, sinasabi ko sa inyo, hindi ito madali. Pero what will make you kind of having giving you the sense of direction ay may answer na. Eh no, class, tingnan to. Baka mag-answer-answer ka pa ng iba. Ito, ginawa na nga ng author eh. Yung sumulat ng libro na nagbigay ng assignment, binigay niya na yung sagot. Kaya dapat ito yung sagot na maipapakita mo sa akin. Sa susunod pa naman na Martes, ha? I-present sa susunod na Martes, pero Webes, no? Webes o Biyernes, ibigay. Kasi asynchronous nga eh. Diba? Asynchronous is like studying without your professor or your teacher. So, all you have to do is to make it in a equilibrium. Laging ganun na pag Laplace, equilibrium. Equilibrium, ibig sabihin hindi gumagalaw. Pag hindi gumagalaw, ano yung mga involved na forces? Makikita nyo naman, may arrow eh. You know? Yan, may arrow. Eto, displacement. Eto, may arrow. Eto, dashpot. Eto, naka-arrow. No? So, dapat eto yung maging sagot sa mahaba nyong equation. Pag hindi ganito ang sagot, mali na. O pag eto lang ang sagot, mali rin. Kasi, eto na nga eh. Tas wala ka pang support. O, parang kinopyang mo lang to. No? Nandito na nga yung sagot. Huwag mo nang ilagay ito kasi ito na nga yung sagot. Ang ilagay mo yung detalye. Ang kailangan ko ay detalye. Paano ka nakapunta dito sa transfer function na to nung inanalyze mo yung mga puwersa dito. Okay? So, maliwanag yan. No? Nandito yung mga paliwanag. Nandyan lahat yan.
nandyan din yung mga answer, no? Except dun lang sa last, nandun yung answer, pero wala yung solution, no? Answer lang.